Hi guys! Today, gagawa tayo ng ating putong kamating kahoy. So, ipapakita ko sa inyo ang simpleng pagluluto ng aking putong kamating kahoy. At ito yung mga sangkap natin na nabili ko dun sa Chinese shop na may produktong Pinoy. So, ito grated cassava, dalawa yung kailangan natin. At brown sugar. Kailangan natin ng brown sugar. Then, desiccated coconut. Since na wala kong fresh coconut, pwede naman to gamitin for para sa bukayo natin. So, ayan. At, ayan na, bago tayo mag-umpisa, maglagay muna ako ng apron. At nahugasan ko na yung kamay ko. Kailangan talaga guys, maghugas ng kamay bago mag-umpisa ng ating pagluluto. So, then, kailangan natin ng gloves. Disposable gloves. Ito na, mag-umpisa na tayo. Pakita ko sa inyo, ang uunahin natin ay pakita ko muna yung ating mga utensils na gagamitin. So, since na wala akong dahon, kasi para-paraan lang naman, gagamitin ko to para sa ating putuhan. So, wala akong dahon, okay lang kasi lalagyan natin yan ng butter para hindi siya dumikit. Then, ito yung putuhan natin na gagamitin. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo lahat ng ating proseso. Una, gagawa tayo ng ating bukayo. Simple lang naman. At ito na guys, ipapaharap ko tong camera dito sa ating bukayo. At mag-add tayo ng half cup of water. Half cup. At ihalo lang natin ang ihalo. Another a little bit of water kasi mag-absorb naman yun. Then mag-add tayo ng pangkulay, konti lang. Pangkulay lang. Ayan na guys, ihalo lang natin ang ihalo. Hanggat mag-corporate yung sugar at saka yung ating niyog. So, hayaan natin kumulo at maluto yung ating niyog. So, ayan na guys. Medyo may kulay na ng konti kasi nilagyan natin ng pampakulay. So, hindi siya maputla. Anyway, may brown sugar naman. Pero pampadagdag lang ng kulay. Konti. Then, mag-add tayo ng ating vanilla. Kalahati lang dito. Kalahati lang dito sa ating tablespoon. Let's say 1 teaspoon. Ayan. Yan yung ating bukayong masarap.
Hinaan lang natin yung apoy. Okay guys, balikan natin to. At ngayon, gagawin na natin, habang nakasalang to, hinaan lang natin yung apoy. At gagawin natin ang ating kamuting kahoy. Guys, ito na yung ating grated cassava. Bubuksan na natin. At i-sasalain natin yung tubig niya. So, ganyan. Ito yung salaan na gagamitin ko. Pipigaan natin, I mean. So, pigaan natin ang ating grated cassava. Ayan. Ayan guys. Kahit anong tila naman ang gamitin nyo, yung manipis lang, basta malinis, yun ang importante. Ayan. At ngayon, pipigaan natin. Kasi hindi natin kailangan yung kanyang juice. Ganyan. I-squeeze natin. Ayan siya. Daming nakuhang ano, juice niya. Meron pa. Ayan. Ayan na guys. Medyo halos natanggal na yung juice. Isang piga. Ayan siya guys. So itatabi natin to. At ito na yung ating napigaan. Tingnan natin. Ayan siya. Ayan siya guys. Ayan. Kasi minsan may mga ano pa, yung medyo ugat-ugat na tanggalin natin. Ayan. Ayan na guys, yung ating ano, kamuting kahoy na napigaan ko early on.
So, mag-add tayo ng kunting sugar. Mga 1 tablespoon lang. Kunti lang kasi may bukayo naman tayo. So, i-mix lang natin itong ganyan. Mix it well. So, yan na. Since nawala kong dahon, ang gagawin ko ay itong ating putuhan. Kasi para-paraan lang guys. Ayan na. So, yung ating bukayo tapos na. Ito na yung ating bukayo. Kanina na pakita ko sa inyo. Ayan na. Ready na siya. At ready na nating tapusin ang ating paggawa ng ating puto. Ayan na. Wait. At ito, yung gagamitin natin guys. Ito. So, papahira natin ng ating butter just in case na didikit siya. Pero I'm sure hindi naman yan didikit. Pahiran lang natin ng butter. Yan. Ganyan guys. Saka easy din tanggalin mamaya pag naluto na yung ating puto. Yan. Yan. So, nagawa na natin yan. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng kalahati. Then, maglagay tayo ng bukayo sa gitna. Yan. Yan, guys. Then, lagyan natin ng kalahati sa ibabaw. Fill up lang natin. Ayan. So, ito yung gagamitin natin putuhan. Ilalagay na natin dyan. At tapusin muna natin itong iba. So, ayan. Maglagay tayo ng bukayo. Ayan, guys. Yan. Guys, ayan na. Natapos ko na. Apat lang yung nagawa natin sa dalawang pakete na kinayod na kamuting kahoy. At ang gagawin ko ngayon, papakita ko sa inyo, lagyan natin ng tubig dito sa ating kaserola. Mainit na tubig. Ayan. Hot water. Then, isasalang natin ganyan.
At then, takpan natin. At ngayon, ilalagay na natin sa ating apoy. Ayan ang ating apoy. Ayan na. Ayan na siya, guys. At antay natin ng about 20 to 25 minutes. Ayan na, guys. I-check na natin ang ating puto. Oh, ayan. After 25 minutes, ayan na siya. Patayin na natin yung apoy. At tatanggalin na natin ang ating puto. Ayan. Guys, ayan na yung ating puto. Ready na. Ito na yung ating finished product. At ngayon, kakain na tayo. Kasi yung isa, medyo dumikit. Ayan siya. So, mamaya ko niyan tanggalin. At ngayon, buksan na natin ang ating puto. Ayan na yung ating puto. Lutong-luto yung ating puto. Ayan. Ayan, guys. Tikman na natin ang ating puto. Ang sarap, guys.